ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang din po at pagbate sa ating beloved honorable Pastor Willie Almeda at ganun din po sa pag-alala sa mga turo't aral ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor. Ganun din po ang dobling paggalang din po sa ating mga beloved children po. Sa totoo lang po yung nangyari po talaga na isang araw lang na wala sa bahay pananambahan nung last overnight, hindi lang po lungkot ang naramdaman ko, kundi uhaw na uhaw po ako, isang araw pa lang po yun. Pero ang lahat ay may kadahilanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. In everything, give thanks po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Ang una ko pong ipapatotoo sa inyo, ayun, nagkaroon po ako ng sakit sa aking gallbladder, bato po sa apdo. Noong mga panahon na yun, nag-o-opisina po ako, nagtatrabaho po ako. Hindi ko po alam kung ano yung sumasakit sa akin tiyan. Hanggang sa nangyari na, pag-uwi ko na lang po ng bahay, talaga namimilipit na po ako. Pinilit ko pong lamanan ang aking tiyan para makakain po. Ngunit lahat ng ito po ay ibinlow ko lang po, nilabas ko lang po lahat ng to. Ang gusto po ng aking loved ones ay magpa-check up po ako. Pero tunay na talagang humahad lang ako, umaayaw ko na magpa-check up kasi talagang inaalala ko palagi ang mga bilin at aral turo ng ating beloved Mama Dear na sa mahal na Panginoon tayo manampalataya, sa mahal na Panginoon tayo magtiwala, higit na mahal na Panginoon na nakakaalam ng ating karamdaman. Subalit, sa pagtatalo po ng aking beloved loved ones, na gustong-gusto po talaga malaman kung ano ang aking karamdaman, ako po'y napapayag para lang po wala pong pagtatalo. Pero ang sinabi ko sa kanila, hanggang check-up lang ako. Hindi ako magpapagamot, hindi ako magpapakonfine. Hanggang sa nalaman na po na meron nga po akong gallbladder na bato sa apdo po. Sabi ng doktor, kailangan ko po daw ng immediate operation. Pero ang sabi ko sa doktor, nagpakilala po ako, Doc, member po ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangungunan po ng aming beloved Pastor Wilde Almeda, na ang turo't ang aral po niya ay sinabi sa amin, exercise po namin ang aming faith. Higit na mahal na Panginoon ang tanging manggagamot ng aming mga karamdaman, kayang-kayang gamutin ang aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya, hindi po ako magpapa-opera kasi kailangan ko na po daw ng immediate operation. Pero hindi ko po pinakinggan ng doktor. Sinabi ko po talaga na, Doc, hindi ako magpapa-opera. Sabi ng doktor, naintindihan mo ba ang sinasabi mo? Opo, Doc, hindi mo ba alam na pwede mong ikawalayan? Sabi ko sa doktor, mamatay mabuhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako nagtitiwala. Alam kong ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalingan niyan. Hanggang sa isang araw talaga po na naulit at naulit yung karamdaman ko yan dahil talaga pong meron pong hindi ko alam na meron po pala akong calling noon. Hanggang sa nangyari po talaga na kailangan po magkaroon po ako ng operasyon po na gusto po ng loved ones ko. Tunay nga pong kulang na lang po gumulong ako, palakad, umiikot na po ako sa aking kwarto, sa aking kama, sa sobrang sakit, sumisigaw na po ako. Pero patuloy ko pong isinisigaw ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanyang kahabagan sa unang panalangin ng ating mahal na pastor. Nalaman po ng mga doktor na bukod sa may gallstone po ako sa aking gallbladder, meron po daw akong tuberculosis. Nasabi nga po sa x-ray, yun po daw ang result. Na malaman ko po yun, talagang tumulo ang aking luha. Hindi ko matanggap na meron akong ganung karamdaman. Sabi ko, mahal na Panginoon, panghawakan mo ko kung sagan ang aking mahal na Panginoon. Hindi ko talaga kayang tanggapin ang karamdaman na yan. Hanggang sa nagdesisyon na ako, sinabi ko sa loved ones ko, hindi talaga ako magpapa-opera. Pinagbigyan ko na kayo ng una, ako na ang masusunod sa pagkakataon to. Pinanghawakan ko ang salita ng mahal na Panginoon na hindi niya ako papabayaan. Hindi niya ako iiwanan sa mga ganung klaseng pagsubok. Sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, tunay na ibinigay ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inilabas lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang bato sa apto na walang gamot, hindi ako nagpa-confine. Talagang totoo ang himala sa ating panalagawain. Ito sa unod panalangin ng ating mahal na pastor. Hallelujah, praise the Lord. Ganun rin po ang pangalokong patotoon nung panahon po na wala pa po ako sa ating panalagawain. High school life and college life ko po. Ilang beses po ako na demon possessed. Tunay na pabalik-balik po ang albularyo sa akin para gamitin po ako. Tunay po na ang lapis na pinakatulis ng lapis ay itinutusok po daw sa aking noo. Hanggang talagang hindi po talaga nila alam kung anong gagawin.
napansamantalang nawa, pero talagang paulit-ulit akong binabalikan ng kaaway na yan. Pero simula na masave ako sa ating banal na gawain, sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na pinalaya ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa karamdaman na yan. Hallelujah, praise the Lord. At isa pang himala sa atin ang pinakamamahal na Panginoon. One time po, may practice po kami. Pauwi na po ako galing practice. Pagbaba ko po sa kanto, may lalakaran pa po akong pauwi sa bahay. Naramdaman ko na po na may sumusunod sa akin. Habang naramdaman ko yan, andun po, patuloy po ako nananalangin, nagre-rebuke. Hanggang sa isang paglingon ko sa likod ko, bigla na po akong dinambahan ng lalaking yan. Talagang tunay na nanlaban ako sa pamamagitan ng palalaban ng spiritual na nandun po na nagre-rebuke ako, nire-rebuke ko po siya. Hindi ko po talagang namalayan na kung ano ang ginagawa niya sa mukha ko. Talagang tumumba po ako dahil kaya po ako tumumba dahil napapilok po ako. After po niyan talaga na, kasi may lookout pa rin po na kasama siya ng nakamotor. After po na nakipaglaban ako, na iniwan na nila ako. Pag-uwi ko sa bahay, umiiyak ako na nalaman ng aking beloved loved ones, especially ng aking beloved parents, na kung ano nangyari sa akin, sinabi ko. At nung sinasabi ko, umiiyak ako sa mahal na Panginoon, at bigla ako naalala, oo nga pala, sinuntok nga pala ako ng 3 beses, ng snatcher na yun, ng hold-upper na yun sa kanang pisngi ko. Bigla po akong lumapit sa amin salamin, at tinignan ko po ang aking pisngi. Sa tulong at habag at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus, ni pasa o sugat ay wala akong nakamtan. Ni naramdaman na sakit ng 3 suntok na yan dahil talaga hindi biro ang suntok na isang lalaki. Pero andon, mahal na Panginoon, talaga ako'y pinag-ingatan niya sa ating sa unat panalangin ng ating mahal na pastor. At ang latest po dito, nito lang pong nangyari sa akin na nagkaroon po ako ng sobrang allergy po sa mukha ko. Na talagang hindi ko rin po alam kung paano ko po nakuha yan, na ang alam ko lang po ang huli kong kinain is seafoods po. Hanggang sa una, konti-konti lang po, hanggang sa dumami, hanggang umabot po sa leeg. Ginawa po ng beloved sister ko, ng beloved ate ko, sinabi po niya magpa-check up ako. Totoo lang po, talagang ayaw ko. Pero pinagbibigyan ko sila dahil gusto ko rin po magpasakop sa kanila. Hanggang sa nagpa-check up po ako sa dermatologist, ang sabi ng dermatologist, kailangan po daw ako uminom ng antibiotic. Sabi ko, Doc, hindi po ako umiinom ng gamot. Sabi kong ganon. Hindi ka pwede hindi umiinom ng gamot kasi hindi mawawala yan. Sabi ko ganon sa akin. Sabi ko, Doc, hindi po talaga ako iinom ng gamot. Ganito na lang po, bigyan niyo po ako ng, bibili na lang po ako ng sabon or anything na pwedeng ipampahid sa mukha ko. Yun po, ginawa ko yon. Pero 3 days ko pa lang po ginawa yon. Lalo mas naging, nag-trigger. Lalo mas dumami, lalo mas namula, nagmukhang tusino, hindi ko na po alam. Talagang katatakutan po ako, in short, hindi po talaga ako lumalabas ng bahay. Hanggang sa awang-awa na po ang beloved ate ko, gusto pa rin po niya akong pa-check up. Sinabi ko po uli sa beloved ate ko, ate, hindi na ako magpapa-check up. Pinagbigyan lang kita. Kasi alam mo naman, hindi ko talaga gusto magpa-check up. Pero nagpapasako pa rin ako sa inyo. Pero sa pagkakataon to, ako naman na magde-decide. So, talagang nagdesisyon po ako, hindi na po magpa-check up. Wala po akong iniinom na gamot, hindi ko na po ginamit yung sabon, hindi na po ako nagpahid ng pang-antibacterial po. Talagang ginawa ko po, nag-decide na po ako mag-ayuno kahit sa bahay lang po. Habang nag-aayuno po ako, pinapanood ko po ang sa YouTube ang mga ang preaching ng ating beloved pastor at doon po ako sumasabay ng mas healing. Sa totoo lang po, hindi po ako makatulog. Umiiyak na lang po ako ng madaling araw kasi hindi talaga ako makatulog sa sobrang kate. Hindi ko naman po pwedeng kamutin. Talagang ginawa ko at nag-ayuno po ako. Sumasabay ako sa beloved pastor, sa masiling. Sa totoo lang po, sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Jesus. Sa unat panalangin na ating mahal na pastor. After po ng masiling, nawala po yung kate ko sa mukha. Amen. Hallelujah. Hirap na hirap po ako sa mga pagkakataong yan. Talaga pong naalala ko lang po aking beloved brother. Pero talaga pong pinanghawakan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagkakataong yan. Kaya napupuri ako at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga kagalingan ko. Isang na lang pong uling patotoo ko. Kailan lang po kasi natuto akong mag-drive at ako po yung nagda-drive. Ito lang po last week. Dahil po, umovertake po ako sa isang malaking truck, medyo nagmamadali po ako. Hindi po ako pwedeng mag-right turn kasi pang kanan lang po yung way na yon. Nag-right turn po ako. Hinulip po ako in short ng
traffic enforcer. Nananalangin na po ako hanggang sa pagbukas ko ng bintana, bumati ako ng traffic enforcer. Sabi ko, praise the Lord po. Sabi niya, hindi mo ba alam na bawal yung ginawa mo? Ang pwede lang kumanan, eh, kakanan lang talaga. Kaya, aka na yung lisensya mo, sabi niya ganun sa akin. Hanggang sa tinanong po niya ako, sabi niya, saan ba kayo pupunta? Sabi ko, sir, kasi pupunta po ako sa church. Taga Jesus Miracle Crusade po ako, international ministry. Dadalo po kami ng banal na gawain. Sabi niya, sige, ganito na lang. Aka na yung lisensya, saglit lang. Kasi marami na kaming hinuli. Pero huwag kang mag-alala, bibigay ko rin kaagad yung lisensya. Sa tulong at habag ng malapangan ng sus, nahi po yung traffic enforcer. Hindi po niya kinuha ang lisensyang yan. Nagpupuri pa ako at nagpapasalamat sa ating pinakamawala pa yung sus dahil patuloy niyo pa akong pinangahawakan sa aking paglilingkod sa 20 years na aking paglilingkod na andyan ang laging tulong at habag at ang na ating pinakamamahala pa ng sus at nagpupuri din po ako at nagpapasalamat sa 23 years, sa 22 years ko po na pagpapagamit. Hindi man po karapat dapat, ako po'y kinahabagan bilang isang mga awit. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahala pa ng sus po lamang, praise the Lord.